astig talaga ng cargo bike. Sakto, may extra frame ako. Tara, gawa tayong cargo bike. Meron akong extra steel frame. Gawin natin tong long john style cargo bike. Unang gagawin natin, putulin natin dito at dito. Let's get cutting! Ingat lang sa pagputol gamit ang cutting disc. Huwag masyadong sagad, baka ma-damage ang bottom bracket housing. Linisin na lang natin ang grinder mamaya. Yan, naputol na. Tinanggal lang natin ang head tube at ang down tube. Try natin i-keep ang geometry ng original frame, pero magkakaroon ng minor adjustments for riding comfort. Linisin natin ang mga pinagputulan, grind flat ang mga welds at mga natirang tubo. Ingat, huwag susobra ang pagtanggal ng material dahil manipis lang ang mga tubing. Yan, nalinis na natin ang bottom bracket housing. Step back and imagine na bubuo na ang cargo bike natin. Next, ifit na natin ang bagong down tube. Wala tayong tube notcher kaya mano-mano tayo. Gawa na lang tayo ng guide. Gamit ang papel or cardboard. Sukatin ang diameter ng pipe, markahan sa papel at gupitin. Ibalot sa tubo at markahan kung saan nag-meet ang papel at gupitin. Tupiin sa apat na bahagi at pagkatapos, tupiin sa dalawang bahagi. Markahan ng lapis or ballpen. Sukatin ang size ng tubo, in our case 4 cm. Markahan ng 2 cm magkabilaan mula sa gitna ng unang buhit. I-trace ang kalahati ng tubo na nakasentro. Markahan mula kanto pagitna, ang linya ay didikit sa arko ng marka ng tubo. Ito ang susundan mong guide sa pagkupit. Ibalot ang pattern sa tubo at markahan. Pwedeng lapis o marker. Spray can paint ang gagamitin ko. Ayan, start cutting. Okay, test fit. Oops! Kailangang bawasan sa taas.
medyo nakakurba para sumakto sa seat tube. Ayan, fit na siya. Set mo ang angle ng seat tube at bagong down tube. Pwede mo na i-spot weld sa taas at sa baba para pwede mo pang ma-adjust ang alignment ng frame. Yan, naka-spot weld na. Step back at imaginein mo ulit na nabubuo na ang cargo bike natin. Next, mag-fitting tayo ng steering tube. Set ng gusto mong steer tube angle, markahan at butasan. Simulan mo sa pag-drill ng butas at unti-unting lakihan na sakto lang ang gagamiting steering tube gamit ang grinder at hand file. More grinding and filing. At sa wakas, swakto na ang steering tube. Step back ulit at muling imaginein na nabubuo na ang cargo bike natin. Yan ang tube fitting natin, gamit ang manual tube notching. Nakamount ang rear wheel para ma-visualize natin. More updates sa next video at naubusan na tayo ng tubing. Thank you for watching!